gusto mo bang pumayat sa pag-gym? May kwento ako sa'yo. Meron akong kakilala way back nung 2010s na gusto magpapayat and gumanda yung katawan. So, nag-gym siya. Ang ginagawa niya noon, pumupunta siya sa gym once a week. Once a week lang, paps, ha? Then, i-workout niya yung buong katawan niya. Chest, back, arms, legs, abs, lahat. Gawa-gawa lang niya yung program niya, nanghuhula lang siya ng exercise na gagawin niya. Tapos, see you next week na. I'm out. Ganun na siya. Mali. Eh di, ano nangyari? Hindi pumayat. Di rin gumaganda yung katawan. Tapos, tinamad na. Di na ulit bumalik sa gym kasi wala naman nangyayari. Wala siya nakikita. So, for my first tip, make sure that you follow a workout program. Hindi pwedeng papasok ka lang sa gym tapos magbubuhat ka ng kung anong makita mo mabigat. Eh di sana nagkargador ka na lang na swelduhan ka pa. Madami namang available na programs online. Then, i-adjust mo na lang. Depende sa schedule mo. Kung kaya mo mag-gym 4 times a week or meron din namang mga 3 times lang, find a program na fit sa'yo or kung wala kang mahanap, pwede kang maghanap ng coach na pwedeng gumawa ng program na fit sa schedule mo. Madaming online. Now, fast forward tayo to 2012, na heartbroken tong si Tropa. Unang linggo, inom ng alak. Anak pa, pre, hindi ko siya kailangan, pare. Hindi ko siya kailangan. Inom lang tayo, pare. In denial. Tapos nung nag-sink in na, galit na siya sa sarili niya. Gustong gumante. Magpapa-abs ako, pare. Papakita ko sa kanya ano yung sinayang niya. So nakahanap tong si Tropa ng training program sa internet. Sinunod naman niya. Nagja-jogging pa nga siya sa hapon eh. Kala mo si Manny Pacquiao pagka may laban eh. Tapos after 2 months, walang nakitang pagbabago yung tropa natin sa katawan niya. Tinamad, tumigil. Pumayat? Hindi. Gumanda yung katawan? Hindi rin. Napagod lang siya. Pero at least nakalimot siya dun sa nanakit sa kanya. So next step is consistency. Baka kaya di napili si tropa kasi hindi siya consistent. Di consistent sa love life, di rin consistent sa gym. Gusto mong gumanda yung katawan mo, pumayat, maging macho o kung anumang goals mo, you have to stay consistent. And magiging consistent ka lang kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Kagaya nito, ang reason niya for going to the gym was para gumante dun sa nanakit sa kanya. Paano pagka wala na yung sakit? May bago ng crush o nililigawan? Ayun, wala na yung motivation. Mas madali nang tumigil. Ending, tumigil nga. Stay consistent and always remember bakit ka nag-gym. And the best reason to be healthy is for yourself. Do it for you, hindi para sa ibang tao. Para kahit mawala sila, hindi ka mawawala ng motivation, chong. Tapos, tuloy natin yung kwento. So, hindi na ulit bumalik sa gym kasi na-busy na, ang daming excuses. Until this year, bumalik ulit siya sa gym. Kasi noong last na nag-gym siya, parang 65 kilograms lang siya. Ngayon, 76 na siya. And nararamdaman na niya na ang hina nung katawan niya. Ang sabi daw niya sa sarili niya, pag di siya nag-ayos, baka in the next 5 years, diabetic or hypertensive na siya. Ngayon, bumalik siya sa pag-gym, may sinusunod na siyang program, nasa tamang lugar ni motivation niya, and meron pa siyang isang mas importanteng natutunan na tip na i-share ko sa inyo, and that is patience. Hindi pasyente ha, patience. Tiyaga, tiwala, trust the process, patience, ganon. Hindi magbabago ang katawan mo in a few days or in a few months. Hindi ka magiging chubby, tas katawan ni Thor agad. Kasi di ka naman artista, di ka naman professional athlete. May trabaho ka, may mga kaibigan kang nag-aaya mag-ino, mag-food trip, may mga attendant ng birthday, kasal, binyag. Di ka makakapag-workout twice a day, 7 days a week. May mga mamimiss kang workouts here and there. Pero of course, importante na di palagi yung missed workouts mo. But you have a life to live. So if you're consistent at the gym, following your program, eating right, eating healthy, maybe give yourself a year. Also, it is important to track your progress. Lumiliit ba yung chan ko? Lumalaki ba yung biceps ko? Yung triceps ko? Pabigat ba ng pabigat yung nabubuhat ko? Kamusta yung mga damit ko? Lumuluwag ba? Dati ba nung suot ko to, di naman masikip yung arms. Ngayon, fit na flex. Those are good signs of progress that is the process. Pero don't check it every day kasi wala kang makikita talagang pagbabago. The changes in your body will happen gradually. Pwede na siguro once or twice a month na pag-check and pansin nyo, di ko binabanggit yung weight nyo. Kasi pwedeng di magbago yung weight nyo pero pumapayat kayo. Paano yun? Kasi it is possible na you're burning fat habang nag-gain ka ng muscle and ang muscle ay mas maliit kesa sa taba pero mas mabigat siya. Hindi ko gets, no? Well, kumbaga, kung ganito kalaki ang isang pound na taba,
ang 1 pound na muscle ganito lang kalaki. So, pwedeng nabawasan ka ng 1 pound na fat, tapos nag-gain ka ng 1 pound na muscle. Pareho lang yung weight mo, pero mas maliit ka na tingnan ngayon. Mas payat ka na tingnan ngayon. Now, for my last tip, learn how to lift safely. Madalas natigil yung iba sa pag-gym kasi nagkakaroon ng injury, biglang sumasakit yung kung saan-saan. Aralin nyo sa YouTube yung mga movement, yung mga exercise. Isipin nyo na ang pagbubuhat ay parang sayaw. Need mo i-practice para tamang muscle yung ma-workout mo. Kasi pag bara-bara lang yung buhat mo, tumataas yung risk mo for injury. Then yun na, titigil ka na sa pag-gym kasi injured ka na. By the way, yung kaibigan ko, hindi ko talaga kaibigan yun. Ako yun. Ganyan galawan ko noon. Kaya ngayon, I'm still learning. Pero I think medyo mas focus na ako. And alam ko na yung mga tamang gawin. And hopefully by next year, mas healthy na yung katawan ko. Kadalasan nagpo-post ako ng mga videos ko pag nag-workout, ganyan-ganyan sa Instagram ko. So if you want to follow my fitness journey, follow me on Instagram. And hopefully by now, natapos mo na rin lang naman yung video, nakasubscribe ka na sa akin at nakalike ka na sa video na to. It's been me, Doc Junji, and tropa mong emergency medicine resident doc. Thank you for watching and see you guys on the next one. Peace, peace. Kumbaga, kung tapos after 2 months, walang nagida. Gusto mo bang pumayat sa pag-gym? Anak pa, pre, hindi mo siya kailangan, pare. Di consistent sa life. Di consistent. That. Pero don't shake it.